Hello guys, welcome back to another episode of Pinoy Unboxing. I'm your host, Paul Tan, and I'm a mother, and obviously we're gonna unbox something nice from Asus. At ito yung family nila na Tough Warrior, the Ultimate Force. Ngayon, may bago dito sa label dito at yung box. Napapansin yung dalawang box siya. So, tingnan natin kung ano ang laman ng box. Okay, so I'm gonna cheat this time. Meron akong mga notes dito kasi sa sobrang dami ng features ng motherboard na to, bagong motherboards ng Asus, kailangan ko talaga ng listahan para isa-isa ko sa inyo lahat ng mga features nito. Pero ang sasabihin ko lang sa inyo yung mga key features ng motherboard. So itatabi lang muna natin itong unang box. Kasi hindi naman siya ganun kaano muna. Unahin lang natin itong Griffon. Ito yung ngayon yung kanilang Asus The Ultimate Force Griffon C87 Griffon motherboard. Ngayon, ano ang meron dito sa Griffon na to? Una-una, obviously nakalagay Z87. So support niya yung 4th generation ng Intel Core i7, Core i5 and Core i3 na processor. Ito yung Haswell, at probably by the time na i-post ko ang video na to, release na yung Haswell at yung mga motherboards na ito. Katapos, it supports also a 4 DIMM na 32GB na DDR3. So up to 32GB DDR3 ang pwede nyo install. Pwedeng 1866, 1600 or 13 3300s na mga memory. Pero pwede pang mas mabilis dun kung i-overclock nyo to. Katapos meron din siyang tatlong PCI Express slots. So 16x pag nag-run kayo ng dalawa dun ay dalawa doon ay Gen 3. At kapag ka nagtatlo kayo, yung isa doon magiging Gen 2 na lang. Okay. So ano pa yung mga key features ng casing ng motherboard na to? Una, Thermal Radar 2. So pangalawang generation na to ng Thermal Radar nila. So marami silang binago, isa-isahin natin yan later on. Top components, obviously, server grade yung mga components na ginamit dito. Kung titingnan ko yung note na nandito, ginamitan nila ito ng heavy duty na alloy chokes, katulad ng sa mga dating mga top MOSFETs, tsaka this time, black metallic capacitors ang ginamit nila. Yung capacitors na ginagamit nila sa mga Republic Gamer series nila na motherboard, which is very nice. Okay, katapos server grade reliability test. So, igsabihin, kaya nga to tough kasi dumaan to sa isang matinding testing. Igsabihin, pasado siya, kaya tatagal siya. Katapos, USB flashback BIOS. Ito yung key features ng mga Asus motherboard ngayon na salpak mo lang yung USB mo na may laman na BIOS nitong motherboard na to. Pindutin mo yung BIOS flashback na button, balik ka na sa dating BIOS o kaya updated na yung BIOS mo. Nga pala, it comes with a 5-year warranty na ano, kasi durable to, kaya up to 5 years ang warranty nito. Okay, syempre Windows 8 supported, tapos SLI and Crossfire. Okay, looking at the box, nagbago na yung packaging ng C87 na Saber on Top Edition. May mesh looking na dito, tapos parang may aluminum brush dito na weathered out, tapos matte na yung kanilang package, yung box nila. Ang ganda. Ang ganda yung packaging ngayon. Nag-improve siya compare sa dati. Tapos, looking at the inside the box, tingnan natin yung mga ilan sa mga accessories na kasama. May kasama kayong apat na cable na SATA. Siyempre, hindi mawala yung IO shield nyo dyan. Black, nice. Tapos, may SLI bridge. Katapos, may Q-connect kayo. May warranty notice kayo, may certificate kayo na reliability test nila, napasado yan. Katapos, user guide that comes with the CD and sticker. Okay, so enough of that. Let's look at the motherboard itself. The great thing about this motherboard is, I must say, as a designer and a modder, the details on this board. Gustong-gusto ko yung details sa board na to. Unang-una, ewan ko kung nakikita ninyo,
Tingnan nyo itong likod ng motherboard. Grabe, no? May mga detail pa sila na parang line-line, mech ang dating na techy na something industrial ang dating, no? I must say siguro parang incorporate nila yung design doon sa armor suit na ginawa ko noon. So, ang ganda. I mean, saan nakakita ng motherboard na may ganyan design pa sa likod, diba? Pero malalaman nyo para saan yung design na yan later on. Ngayon, ito yung socket nung 1150 na Haswell. As you can see, halos walang nagbago, pero nagbago ata sa pins. So, kasi 1150, nabawasan ata ng 5 or 6. Anyway, so, yun yung nagbago lang dito. Pero sa itsura, physical na itsura niya, appearance niya, wala naman. Katapos, as you can see, yung heat sinks niya, mas improved na dun sa... Nandun pa rin yung DNA ng top, pero mas maganda na ngayon yung ginamit nila. Ceramic pa rin nga pala to, ceramics. Naalala ko tuloy, ceramics. Hindi sirain to. Ceramics siya, mas better siya sa pagdating sa cooling. Tapos yung mga capacitors niya, kung titingnan ninyo, black metallic capacitors ang ginamit. Katapos, ito yung tatlong PCIe niya. Katapos, ito yung DRAM slots niya. At ito yung bagong design nila pagdating sa Southbridge, which is gustong-gusto ko. Para sa Tough, ha? Ganda. Kasi makikita nyo na yan sa lahat ng Tough Edition ngayon. Pati yung C87. Okay. Katapos, ano pa ba? Ayun, here's your 24-pin at 3.0 USB 3.0 port. Kaso nga lang, port tuloy, header. Which is ayoko kasi hindi naka-tilt. Pero, pwede na rin kasi yan yung traditional. Siguro, mas mahal pagka naka-tilt. Tapos, meron nga pa kayo, pala kayong button na MemoK. So, kung hindi compatible yung memory nyo dito, pindutin nyo lang yan, salpak yung memory ninyo, ititest nyo yun, irarun nyo sa compatibility mode. Katapos, meron kayong button na direct key. Para sa direct key, ito yung button na pag ayaw nyo nang pindutin yung Dell, okay, F2 o F1 ng sunod-sunod para lang makapunta sa BIOS. Pindutin nyo lang yan, direct key, pupunta kayo sa BIOS. Katapos, yung flashback LED at saka flashback na BIOS button. So, pwede nyo pindutin to kung wala kayo nung USB. Pindutin nyo lang, balik yan sa dating BIOS. Katapos, meron kayong dalawang USB 2.0 header at mga additional mga fan headers dito. 1, ilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 fan headers, which is very great for air cooling. Okay. So, looking at the I/O ports, yan. As you can see, meron tayong 4 na USB 2.0 dito. DVI, optical cable port para sa sounds, HDMI, 4 na USB 3.0 LAN port, at saka 7.1 na sound card. Realtek nga pala yung sound card nito. Ayan, Realtek chips. Okay? Okay, so isa-isa natin yung mga features ng Griphone na to. Ang isa sa mga features ng Griphone na to ay yung eye control, network eye control. Ano yung sabihin nun? Minsan may situation na gusto nyo manood ng YouTube. Ako kasi nangyari sa akin to. Gusto manood ng YouTube. Kaso lang, nagda-download ako ng movie na torrent. Eh, paano yun? Ang bagal ng YouTube. Lumiliit yung quality, nagiging 140, 240p. Eh, gusto ko 360 o kaya 480 man lang panoorin ko. Yung bagal internet ko. Yung network eye control ang magbibigay ng solution sa inyo. It's either on easy mode kayo, easy start, or yung may profile. Anong ginagawa ng network eye control? Literally, i-control niya yung network mo. Halimbawa, kung easy mode ka, kung ano yung nasa front na window, halimbawa kung Chrome yun, yun yung doon niya ipaprioritize yung network. Tapos ibababaan niya yung bandwidth sa ibang application like torrent or iba pang mga window na naka-minimize or hindi nyo currently selected. So, which is a great feature. Hindi mo na kailangan i-post pa o i-stop muna yung download mo para lang manood ka na YouTube o ano man yung gusto mong pakinggan or panoorin. Kasi, automatically, kukontrolin na ng network eye control. Okay, mayroon pa, remote go. Meron ng remote go na features na kasama dito. Ito yung cloud. Ang cloud is maraming web cloud services, di ba? Ngayon, marami kang profile, marami kang account. Gusto mo pagsamasamahin sa isang software. Yung cloud go, cloud na application na comes with this Asus motherboard, pwede nyo gamitin. Remote desktop. Parang ganito lang yan. Meron kayong mobile device. Gusto nyo gamitin para as extended monitor yung mobile device nyo. Pwede. Gamit nyo lang yung remote desktop nito. Kasi meron siyang remote go na feature. Tapos, pwede rin kayo mag-input o mag
mag-input dun sa mobile device nyo. Kung magta-type kayo, magma-mouse kayo, pwede dun. Katapos, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin lang nun, pwede nyo gamitin yung mobile device nyo para maglaro ng games o kaya mag-watch ng movie. Ganun kasimple. Wow, nice feature, di ba? May DLNA din siya, capabilities. Ibig sabihin, nasa network, nasa bahay ka at may isang network kayo wirelessly, pwede nyo i-share photos, audio, tsaka movies kahit nasa angkang part ng bahay nyo. Once na meron kayo wifi at isang network at DLNA capable ang mga gamit ninyo like TV or yung ibang mga desktop computers nyo. Okay, ano pa? File transfer. So, dahil nga meron siyang remote go, pwede kayo mag-transfer ng files na parang nagta-transfer kayo gamit ang Bluetooth pero mas mabilis lang ang transfer data niya o transfer rate niya. Okay, ano pa? Thermal management. Teka lang, bago natin ano yun yung thermal management niyan. Gusto kong ipakita sa inyo. Okay, sige. Ganito na lang. Okay, thermal management. Ano yung sabihin nun? Meron na kayong capabilities ngayon na kontrolin yung i-assess yung CPU thermal at yung GPU thermal. So, may dalawang zone na ngayon dito. Separately, na-assess ng computer nyo gamit yung thermal management software ng top na to, ma-assess nyo yung temperature dito at temperature dito. Gripon man yan or C87 na Sabertooth. Katapos, ano pang pwedeng gawin nun? Ma-assess nyo rin yung CPU temperature and power balance gamit yung software nito. Sabihin, may button doon na i-assess na yung CPU nyo, temperature, at saka yung power consumption niya. Ibabalance na yung sa pinakagitna. Hindi masyadong power consumption, pero hindi rin masyadong mainit or malamig. Di mainit, kasi halimbawa gusto nyo maganda yung performance, pero it comes with heat, di ba? O init. Kaya ang gagawin niya, ibabalance out niya lang yun. Ganun lang kasimple. Onboard na sensor. So, may 8 thermal sensor siya dito. Ewan ko kung sa Gripon, ganun din. Sa Sabertooth kasi ganun. So, ito, may sensors din siya para malaman nyo yung different area, temperature area nung motherboard. At malaman nyo kung anong may sira, anong nagkakos ng problem, or at least, mamonitor nyo lang kung tama yung temperature. Fan curve. Ibig sabihin, pwede nyo i-customize yung fans nyo. So, kung gusto nyo matahimik lang, hindi nyo na kailangan i-set up lagi na gusto ko slow speed lang, pwede automatic. May fan curve siya. So, pwede nyo siyang i-set na ganitong temperature, gusto ko ganito yung speed ng ano. So, pwede nyo automatic yan. Tapos, may automatic fan response din siya. So, pwede kayo mag-place ng ganitong speed, ganitong temperature. Kumbaga, fully customizable. Meron din siyang fan overtime. Ano yung sabihin ng fan overtime? Pinatay nyo na yung PC nyo, umaandar pa yung fan dito sa motherboard na to. Ibig sabihin lang nun, pwede niyang tanggalin muna yung init dun sa motherboard o sa components nyo bago niya totally i-stop yung fan. Pero patay na computer. Anong nagagawang benefits nun? Kasi mas napapalamig niya agad yung components. Mas tatagal yung buhay ng mga components mo, lalo na itong motherboard na to. Kaya, first time na ang ASUS ay maglabas ng heavy duty na Micro ATX form. Ito yung Gripon. Ito lamang yung Micro ATX na heavy duty na motherboard. Ngayon, speaking of heavy duty, paano naging heavy duty pa to besides dun sa mga components niya? Isa sa mga magandang features ng motherboard na to na gusto kong i-share sa inyo guys is yung it comes with another box. I'm not sure kung for sale ito with different ano kung may price kung gusto niyo o parang upgrade option ito. Hindi ko pa alam kasi hindi rin sinasagot ng ASUS. Pero it comes with another box na Gripon Armor Kit. Ano meron dito sa armor kit na to? Here's the box. Yan. Katapos buksan ko na nga lang. Okay, here comes the box and ano yung mga features na kasama niya? Naalala niyo yung Sabertooth, meron siyang dust defender. So this time, meron siyang offer options na pwede niyo siyang lagyan ng dust defender. So ibig sabihin, pwede kayo mag-cover ng DRAM slots yun ng hindi niyo ginagamit, PCIe and PCIe 16 and 1 na slots. Pwede niyo coveran kung hindi niyo ginagamit. At meron din kayo options guys na asan na yun? Okay. Options na, lagyan siya ng armor. Ito. May options na kayo ngayon na lalagyan siya ng armor. Like this. Yan. By screwing it on the back of the board.
Kaya ngayon, anong benefits ng armor kit? Ito ang una sa mga benefits ng armor kit. Cooling MOSFET chokes in a different level. Better performance, obviously. Kasi nilalock away mo yung airflow dito sa loob. Sabihin, mas dedicated ngayon yung hangin o yung cooling para dun sa loob ng mga MOSFETs mo, sa chokes mo. Mas maganda yung lamig ng motherboard mo ngayon. Tsaka isa pa, sinishield niyan against sa temperature ng CPU tsaka ng GPU, which is nagkocause din na generate din ng heat at nagko-contribute ng heat sa North Bridge or sa South Bridge. Yun ang isa sa mga benefits. Tsaka isa pa, modding freedom. Ibig sabihin lang nun, dahil may shield na kayo, di ba, parang ang sarap i-mod. Kung papalitan nyo yung kulay ng motherboard nyo, ay hindi nyo napipinturahan ito. Pipinturahan nyo lang mismo itong shield na to. Just plastic nga pala to, guys, pero durable naman siya. Ano pa? Dust defenders. Ayun. Nga pala, yung dust defenders nga pala nito, guys, meron siyang... Okay. Nakakita na ba kayo nung sino nag-assemble sa inyo ng Gundam? Ito, Gundam. Parang Gundam kit, di ba? Nice, parang Bandai. Okay, it comes with a... Gusto kong pakita sa inyo, guys. Yan. It comes with this. Very, very nice. Itong Dust Defender. Dust Defender 2 na to. Ano yung mga yan, guys? Kung matanong nyo. Kung hindi nyo napansin, yung I.O. port walang cover, pero yung loob meron. Ngayon, this time, may option kayong coveran USB ports nyo, I.O. ports nyo, audio ports, optical ports, DVI ports, VGA ports, lahat pwede nyo nang coveran ngayon kung hindi nyo gagamitin. At sa mga modding, modders, ang ganda nun. Kasi ang linis tingnan ng IO mo pagka may shield na ganito. Which is a very, very great plus dito sa armor kit na i-add ng mga, ng ASUS. Katapos, it also comes with some filters. Yan. Katapos, another thermal sensors na pwede nyo ilagay para dun sa outside ng motherboard. Para at least ma-monitor nyo yung chassis nyo, monitor. Tapos may optional fan siya na pwede nyo kabit dyan para mag-generate ng airflow. Katapos meron siyang Phillips screw. Yan, nice. Diba? Ang ganda ng handle niya. Later, papakita ko sa inyo yan. Katapos, meron siyang installation guide. Ito. Okay, sorry, naputol yung video kasi kailangan kong naglagay ng liwanag dito dahil dumulim at tumulan. Anyway, pinakagusto ko sa lahat na features nito, nitong armor kit ng Griffon, eh kasama, it comes with a backplate, metal backplate na with a beautiful design, you know, armor style, 'di ba? Ngayon, ang tanong, bakit kailangan ng metal backplate? Na pala guys, ha. Yan yung kaya ngayon nakita niyo na bakit may drawing to sa gilid, ay may drawing sa likod. Kasi yan yung magiging guide nyo para malaman nyo kung tama ba yung orientation tsaka tama ba positioning nyo ng metal backplate. Katas meron siyang backplate dito. Anyway, bakit nga ba kailangan nito? Ba't kailangan nito? Nitong backplate na to? Kasi, since na ito yung first na micro ATX na heavy duty ng ASUS, kailangan nila o gusto nila ipakita na yung ano, kailangan nila i-support yun, syempre. Unang-una, kapag may metal backplate ka dito sa likuran, mas tumitiba yung motherboard. Against saan? Well, kasi dahil micro ATX lang ito, may tendency na ang mga cooler na gagamitin dito, well, yung iba kasi gumagamit air cooler pa rin. Pero ang lalaki ng air cooler ko minsan. Kaya may tendency mag-bend yung motherboard. Tapos sinasabayan pa ng GPU na SLI, crossfire, na mabibigat din. So, may tendency talaga ma-pressure yung motherboard, yung PCB na motherboard. So, yan yung reason bakit merong backplate. Itong metal backplate na to, ito yung magiging armor niya o magiging support niya against dun sa mga heavy weight na mga CPU coolers at ibang components. Isa pa, protection nyo din yan para dun sa against dun sa mga sharp edges nito. Ito, yung mga pins na yan. Ewan ko kung bakit yung hawakan lagi motherboard nyo, pero at least, meron kang shield, diba? Isa pa, hindi mo rin pwede mo na hawakan yung motherboard, maiwasan mo hawakan yung mga delicate parts. Kaya kung meron kang static, at least, maiwasan mo yun. Katapos, isang sa mga features nito, pogi points, diba? Ganda. Kaso nga lang problema, bakit meron ang backplate? Eh, diba may motherboard tray? Paano makikita ito sa motherboard tray? Well, isang way nyo is kung modder kayo, pwede kayong gumawa ng motherboard tray na acrylic para makita nyo yung awesomeness nito. Diba? So, in short guys,
sulit yung pagkakaroon kung hiwalay man isosold o ibebenta ng Asus ang armor kit ng Gripon. Sa akin sulit na siya. Comes with a dust defender, meron kayong IO dust defender din dito pagdating dito sa mga IO ports, no? May back metal plate pa kayo na black metal na ano na back plate, which is a great addition para suportahan yung heavy duty to na heavy duty na motherboard. So isa nga pala yung detail nga pala ng armor, guys, nag-iba na, nadagdagan na ng mga details. Parang actually ang totoo nga eh, parang galing siya sa armor suit design, pero okay lang yun kasi ang ganda talaga niya. Naging mas maganda ngayon yung armor suit. Can't wait to unbox the Sabertooth version. Anyway, o nga pala, before I forget, meron nga pala tong anim na SATA 3, ibig sabihin SATA's 6 gigabit ports. So pwede kayo mag-grade ng 5, 10 or 1 0, pwede rin. So ayun, there you have it. I hope na nag-enjoy kayo ng unboxing ko ng first look and unboxing ng The Ultimate Force ng Asus na Gripon Micro ATX motherboard at kasama yung Gripon armor kit nila. And don't forget to subscribe, follow me on Twitter, Instagram, at saka like me on Facebook. Don't forget to visit my website, paultandesigns.com. So yun lang, at see you next time.